ba lagi natin sinasabi, mm-mm, Angel, Erica, Beth dito sa show is like, huwag kayong magpigil. Minsan they define it na, ay okay lang yan. Kasi okay ngayon, kasi bata pa kayo, kaya nyo pa yung sphincter mo. Your sphincter, o yung sinasabi natin nagko-control ng ano, pantog, is following. Synchronous pa siya. E paano pag naging asynchronous, di ba, Erica? Parang sabi mo, ay, pagdating na 50, 60, kanya-kanya na tayo, bahala. Parang nag-divorce. Literally nag-divorce. Oh, when what will happen, di ba? And during that time, for female, mababa na, yung collagen, ano natin, all the muscles are a bit laxing, di ba? So it aggravates the condition more, di ba? That's why, marami tayong treatment, inaano kanina, sinasabi Angel, mm-hmm, you can even do Botox to that. Mm-hmm. Worst comes to worst, if it is a severe grade of overactive bladder, you might have to have pelvic lift o operahan mo siya, aakitin mo yung muscle in order to prevent leak. Kasi magli-leak kasi. Kasi ang usually complain niya, frequency, urgency, yung parang gusto mong umihi, parang bubuhos, mami ako, iihi ka na naman. This is not a good thing, ha? Diba, Beth? Sabi mo nga. Joseph, yung ano, pelvic lift, kapag ginawa mo yan, will it solve the problem o parang will it just make life easier para dun sa tao may overactive bladder? Very good question. Alam mo bakit? Kasi, yan ang problema, alam mo, Angel Beth. Minsan kasi, sa lift mong yan, maaring yung asynchronicity of the bladder. I remember the bladder has its life na later on if you have problem. Pwede pa rin siya magbukas konti and can give you a minimal leakage. So, I'm not saying that it will not help, but if there is already severity of the condition, yes, it can. But yung tanong kasi ni Erica, can it probably have failures, mga 1 to 5%? Yes. Mm-hmm. Mahirap pala. Okay. Mahirap. Pero Doc, tanong ko nga, aside from yung nga, nababanggit mo, no, you have no control sa pag-ihi mo, are there any other symptoms or is there pain that you can associate with the OA bladder? Yung OA bladder kasi natin, urgency, frequency, mm-hmm, di ba? Minsan yes, kasi yes, yung feeling natin parang may balisaw-saw tayo, mm-hmm, parang may infection na hindi naman. But basically, it's more of yung wanting to urinate on an unconditioned time. When you say unconditioned time, alam mo, Angel, huwag ka muna umihi kasi meron akong pre-present na project. Diba? Alam mo yung mga ganon? I'm well-dressed. Parang umayos ka, di ba, Beth? Parang, nandyan yung pero, o baka mamaya ma-turn off, ganon. Hindi, kasi yun ang problema ni OA. Talagang magli-leak siya. Magbabasa siya. Uh-huh. And it's not a good sight. Diba? Doc Joseph, correct. Yung ano, yung napipigil mo naman, pero parang ihi ka lang palagi, pero umaabot ka naman sa banyo. Hindi naman nagli-leak or something. Is it psychological? Hindi. Kasi pag nakakita akong pinto ng CR, parang ihi na ako palagi. Parang, pero umaabot naman. Minsan napapaisip ako, Doc Joseph, may incontinence na ba ako? Hindi na ihi lagi. Hindi naman yun ganon. Basta ang severity niyan, hindi ka, yung pag sinabi nating leak, yung hindi ka pa umaabot sa comfort banyo room or restroom, wala kang tumutulo. Ha? Pero ito, yung tulo natin, hindi gripo, ha? Yung, ano mo, Angel. Ano to, yung parang patak-patak lang, parang gano'n. Yeah, kasi sa inyo, I know, if you are on your underwear or panty line, whatever, it's very uncomfortable that there's something coming out. Di ba? Yes. I know, kasi presently, parang, alam mo, siyempre, basa yan, di ba? Hindi naman nakakatawa yan, di ba? So, what more, if you go to the restroom, to the banyo, yeah, iihi ka, tama sabi mo. Then after a while, ito yung sinasabi ng problema na over, naiihi ka na naman. So maaring mag-leak ka ulit, meron tulo konti before you give the final blow na maraming iihi, which is hindi maganda. Okay. Oo, tsaka diba? Ano, napaka-hassle nun eh.
Naranasan ko din yan before. Nasa studio pa tayo. Pero one last question na lang ako, Doc Joseph. Kunwari, maingat ka naman, ano, mula bata ka, hindi ka nagpipigil ng ihi, tapos wala ka namang sakit. Anong pinaglalaban natin? Wala namang, wala namang condition or whatever. Pagtanda mo ba o pag nagkaedad ka, hindi mo ba mararanasan yung incontinence? Kunwari, wala kang sakit, maayos ka all throughout your life, hindi ka nagpipigil ng ihi. Or meron din yan, Doc Joseph, due to wear and tear ng muscle? Good. I think you can probably experience the mild, yung stress incontinence, sabi ni Angel. No? Yun lang, but not that severe one, the overactive, overactive bladder or yung overactive incontinence na sinasabi natin. More or less, this is more physiological because of the innate aging process of even your brain stimulation. Pwedeng ano, pwedeng magkaroon ng problem. Pero hindi yung talagang severe na parang overactive, overactive bladder. Oh. O talagang wala nang pakialam, no? Yung parang, hoy, ano ka ba? Parang, hindi na siya ganyan, no? So, yun ang sinasabi. Ibig sabihin, your good practice before can lead you something that is well in the future.